So, hi. Balikan po natin ang ating previous project. Kung gusto nyo makuha itong project na to, andito lang po ito sa file, open, and then sample projects. Sample files, I mean. And then in sample files, ito po yung commercial building. Ito, commercial project. So, sinibas ko po itong sample file na to and make it as structural kasi today we are going to create rebars, reinforcements. So, ang una nyo pong gagawin is punta kayo sa floor plan. And then, pagkatapos, puntahan nyo itong mga columns kasi ito yung babakalan natin. So, mag-section ka lang, punta ka dito. And then, section mo from here to there. So, itong section mo is naka-face siya doon. So, i-click mo lang to para dito siya humarap sa mga columns mo. Pwede mong i-section ng medyo malapit. Pwede yung ganyan. Tapos, go to view. So, ito na yung section natin. Pwede mo itong i-off. I-highlight mo lang. At i-hide mo. Tapos, ito namang section box. Pag gusto mong tanggalin to, dito ka lang sa properties. And then, tanggalin mo siya dyan. Then, click apply. So, yan. So, yan yung, ito naman siya. Ito yung topo mo. So, punta ka sa visibility graphic. And then, topo. I-off mo lang yung topo. Para mawala. So, ang column mo is wala siyang footing. So, open natin yung lahat ng window. So, ito yung floor plan. And then, ito yung section natin. At saka, ito yung 3D view mo. So, magpo-focus lang tayo sa column. Gawin natin siyang wireframe. So, punta na tayo dito sa ating column 1. So, itong column 1 mo is walang footing. Paglalagyan mo ng footing, punta ka lang dito sa structure. And then, click mo dito. Dapat mag-on yung isolated wall. Pero wala siya kasi nasa section ka. So, dapat nasa floor plan ka para mag-on yung iyong isolated foundation. So, wala pang naka-load. So, pupunta ka. Pag-load ka ng family under sa structural foundation. Pero naka-imperial to. So, punta tayo sa library. So, punta tayo sa metric. Excuse me. Foundation. And then, puntahan mo lang yung footing rectangular. Ayan. So, pagka meron na siya, lagay mo lang dyan sa center line ng iyong so, ayun na siya. Nadoble nga yun, oh. So, dito hindi mo siya makita kasi naka-off ata yung and then, palitan mo tong scale mo ng 100 at naka-off ata yung iyong structural foundation. O, naka-on naman siya. So, hindi mo siya makita sa floor plan. Punta ka lang dito sa properties, view range, edit. So, ang bottom level niya dapat ilagay natin na bottom is 1 meter. Level below or level below. Ayan. So, ito yung iyong footing. So, pag hindi ka sure na naka-center yan, punta ka lang dito sa align. Tapos, select mo yung grid line. And then, select mo rin yung center line ng iyong footing. Tapos, ito naman. Yan. So, yan. Naka-center na siya. So, ito yun yung ito sa 3D view. I-isolate natin to. So, pag-isolate mo, punta ka lang dito sa salamin. At saka, i-off. I-isolate category mo. Para sila lang ang nandyan. So, pwede mo siyang i-shaded and then, lagyan natin ng gawin natin siyang transparent, mga 80. Para makita mo yung bakal sa loob ng 3D view mo. Pero kung ayaw mo naman mag-isolate, pwede rin na i-reset mo. At saka, punta ka sa visibility graphic at select mo all. At itira mo lang yung column and then structural elements. Ayan. And then click apply. Okay. So, ayan na. May footing na. So, later, gawan mo muna to and then i-copy-copy mo lang doon sa iba.
kasi most likely the same lang sila. So punta ka na dito para sa iyong bakal. Now, floor plan, kaklik mo muna yung floor plan. And then dito sa reinforcement, meron siya ditong rebar cover settings. So sa rebar cover settings, meron siyang 1 inch means 25mm cover. So palitan lang natin yung ating units. So sa reinforcements settings, punta ka sa general, rounding off, presentation, area. So yung T is top, major, ito yung mga presentation mo. Kaya lang wala dito yung units niya. So punta ka dito sa UN, type mo. So i-type mo sa iyong keyboard. Lagyan mo dito square, millimeter. So magmi-millimeter tayo kasi ano, huwag na natin lagyan ng decimal. Click OK. So halimbawa, punta ka na dito sa rebar. So pag select mo ng rebar, magtatanong siya, click mo lang okay. And then wala pa siyang family na nalo-load. So maglo-load ka lang. So punta ka sa US metric. And then dito sa rebar shapes and rebar couplers, 'yan yung mga ilo-load mo na mga ito yung mga shapes niya. So select mo lang lahat. Open. So maglo-load na siya. And then hindi man natin kailangan ng coupler. So, wag na natin i-load. So, magtatanong siya kung saan mo ilalagay yung iyong rebar. Single, all, multiple, maximum. Pwede mo siyang mag-select dito. So, maximum spacing tayo. So, bayaan lang natin yan dyan. And then, dito naman, dito mo makikita yung mga shapes ng iyong rebar na pipiliin. So, halimbawa, sa footing mo, ito yung gagamitin natin sa bottom bars. So, yan. So, ayan siya. So, i-pick mo lang. And then, nakita mo na naglagay na siya ng rebars sa bottom and top. So, pwede mong kulayan yung rebars mo. So, pag gusto mong kulayan, punta ka lang sa override graphics. And then, punta ka sa projection line. Solid. Gawin natin kulay magenta. And then, gawin natin siyang ganyang kakapal. Oy, mga 5 siguro. And then, apply. So, ayan. Yan yung iyong bottom longitudinal bars. So, meron din tayo gawin din natin siya ng bottom bars na paano naman pa cross-section. So, punta ka lang uli dito. And then, same shape. Pero, kung gusto mong gumamit ng ibang shape, parito ka lang. So, punta tayo sa floor plan. And then, dito pala sa section, and then ano naman yung parallel to work plane, perpendicular to cover. So dito tayo sa hindi, perpendicular to cover ito. So lagay mo lang siya anywhere dyan, and then pick mo dito maximum spacing at sya na ang mag space for you. So delete mo yung isa kasi hindi natin na set yung ano. So ayan na, so may rebar ka na pa cross at pa lengthwise. So, pwede mo ulit gawa ng kulay para ma-identify mo na iyon ay pahalang. So, pwede mo siyang gawing pula, kapalan mo. And then, okay. So, yun. Ganun yung pag re-rebars. So, punta naman tayo. So, baka kung may ano ka, yung stirrups, lalagyan mo rin ng stirrups. And then, kung isiset mo yung cover, ito lang. Pag stirrups naman, punta ka lang sa, yung kapal ng bakal pala. Ito yung mga rebar. Ang 10mm, 13, 16, yun yung mga thickness, I mean, diameter ng iyong mga bakal. So, punta tayo sa stirrups naman. Pang tali. So, pwede kang gumamit nung yung metallic na where naman yun. So, dito lang yung selection ninyo. Every time na i-pick mo to, lalabas ito. So, hanapin natin yung ito. Yung ganito. MT1 na shape. So, ito. Tapos, pag ganito naman. Tapos, bago mo ilagay sa section mo, punta ka muna dito. Tsaka maximum spacing. Ayan.
So may ano na siya. Iko, tama ba? Matagal na ako nagre-rebar. Kaya kayo na lang bahala mag-adjust. And then dito naman sa column, same thing. Punta ka lang sa rebar and then ito naman eh diretso. Yung number 1 ata. Ayan, yung 00. So, delete natin to at magawa ulit tayo ng column na structural column. Mag-load tayo ng structural column. So, punta ka sa insert, load family, and then rectangular column, and then concrete. So, square column. Kasi, yung column na yun ay hindi siya mabakalan kasi siya ay 32 inch by 32 inch, and then punta siya sa finish floor to canopy. So finish floor to canopy, so 0, apply, and then palitan mo lang ng duplicate mo, and then gawin mong 500 to 500. Okay, so papalitan mo rin yung value niya dito, 500. So ayan, 500 na siya. So i-measure mo to, ilan ba to yung structure, nakaano tayo fit, what naka-fit yung ano niya. I don't know. So, yan na yung column. Parang 600 siya, no? So, i-rename mo lang 600 by 600. And then, okay. Gawin mong 600. So, actually, meron na siyang mga nagawa. So, ito lang. Pick mo 600. Ayan. So, dito naman, gawin mo siyang 80% transparent. Para makita mo yung bakal sa loob. So, ito. Punta ka na dito sa structure. And then, rebar. And then, ayan. So, ayan na siya. Punta ka dito sa number 00. And then, pataas. So, isa, dalawa, and then, kita mo siya dito. Ayun. Isa. Dalawa. Ikaw na bahala mag-ano. Tapos, i-ano mo lang siya. Mirror. Mirror mo sa kabila. Ayun. So, yun na siya. Tapos, kung gusto mo siyang habaan o gusto mo siyang i-move, drag mo lang. Ayan. Tapos, drag mo lang din yung katapat niya. Kasi, apat sila, diba? Ayan yung cover mo, yung green. So, i-adjust mo lang. So, pag gusto mo siyang habaan, i-lengthen mo lang. Ayan. Pag hindi mo makita yung sa likod, ayan, urong mo muna. Tapos, ibalik mo lang. Ayan. So, may rebar ka na dito. At kung gusto mong palitan yung kapal, aya, off natin to ha. Off muna natin to. And then, kung gusto mo ng ano siya, nakalawit, extend mo lang sa starter bar mo. Sana ba yung isa? Ayun. So, kung gusto mong palitan ng diameter, punta ka lang dito. Tapos, gusto natin na makapal siya, i-override mo lang. Projection line solid. Gawin natin siyang kulay blue. At saka, yan. Ayan. Ayan yung rebars. So, pag magdagdag ka ng bakal, punta ka lang sa structure. Sa mga tie-ups, tie beams mo. So, lagyan natin siya ng dito tayo sa. Tapos, lagyan natin siya ng stirrups. Limot ko na itong mga to talaga naman, oo.
So yung stirrups, parallel siya dito. So ayan, yan yung stirrups niya kapal, no? So pwede mong lipsan. Ayan. So ito, equal space mo lang, maximum spacing. Ayan. So ayan. So that's how you create rebars. So if you want to copy all the rebars and the footing, what you do is just select and then select and then you copy to all here. So you go to your floor plan and then you just copy, then you delete the original thing, the design. So let's just copy. So copy multiple, check multiple, and then just copy, and then it will say it's double, so you just delete later the double one. So you can go to your here and then you can delete, and then I think because this one got doubled because you copy, so you just remove them and then you adjust your presentation to 80 and then okay, there you go. So so that's how you create rebars in your so ayan siya, ang kapal niya, no? So you just play around with your rebars. So that's how it goes. And so if example you don't have this rebar shapes, if you don't have it in your system, you let me know, I will send it to you. Okay, that's all for today. Bye bye.